It's currently cloudy and 12 degrees. Expect rain and partly cloudy skies starting in the morning with mixed conditions for the rest of the day. Hello guys, good morning. Welcome back to another vlog. And today, hindi ko pa alam kung anong mangyayari today, kaya samahan nyo lang ako. So ngayong araw, 7:30 yung pasok ko. Gumising ako ng mga 6:30 para mag-breakfast. Last day ko na nga pala ngayong araw. Tignan natin kung anong mangyayari today. Sakto yung sinabi ng weather natin. Medyo cloudy skies. Hopefully ay sumikat ang araw para medyo maganda yung kuha natin. Char. Hindi masyadong malamig. So okay lang. So meron tayong apat na shifting dito sa farm. No? So hindi everyday ikaw ay first herd or second herd or papasok ng 4 a.m. at saka 5 a.m. So meron kaming shifting 4 a.m. Then ang next person is 5 a.m. Then ang next person is 7 a.m. And then pagka kompleto kami sa farm, suswertehin ka, meron kang 8 a.m. Hindi po tayo everyday maaga na papasok. Meron po tayong sleep in. Magpe-prepare na tayo. Always check the weather para expect natin kung anong weather for today. Para, at saka para ma-prepare din natin ang sarili natin kung ano yung mga damit na kailangan natin isuot. By 10 a.m. may mga chances na sisikat yung araw. Siguro kaya lang yung temperature, hindi na ako magja-jacket. Kapag kasi mag-inner jacket pa ako, tapos pagdating doon sa shell, tapos busy, madali akong pawisan. Yung cover-all ko pala is pangatlong araw niya na ngayon. As long as hindi siya marumi at hindi siya mabaho, okay pa yan. Ah, pasok na tayo sa trabaho. Good morning, Tomoy Farm! Another day, another challenges! Let's do this! First job natin, kukunin natin yung third herd o yung mga reds or sick mobs. Sila yung may mga mastitis at saka lames. Tulak lang natin sila hanggang sa yard. Okay guys, ito yung mga common na injury ng mga baka, yung lameness. Kaya kung makikita nyo, merong bato. Ano kung makikita nyo ah. Merong nag-insert na bato dito sa may hooves nila. Kaya kailangan natin siya i-trim, tanggalin ng kunti dito, tapos try natin kunin yung mga bato. Yan. Yan kung makikita nyo may bato. Yan. Tanggalin natin yan. Yan, try natin na i-clear. Or mahirap mag-trim, lalo na pagka isang kamay lang. Come on girl. Easy! Yan. Medyo na-hurt siya. Try natin talaga na tanggalin to. Yan. Yan, natanggal na. Yan. Diba? Parang ano yan. Yung feeling na masakit yung ngipin mo kasi may nag-insert doon sa bagang mo. Char. Yan, yan ang kinalabasan niya. So medyo madugo lang. Lagyan natin ng iodine. Nilagyan natin siya ng sapatos para yung pressure dito muna. Hindi niya muna magagamit to or hindi niya matouch yung ground nito. Ito muna yung magta-touch sa ground. At least makapagpahinga yung part na to, yung hoof na to. Yan. Sa pasensya na at konti lang yung video natin sa pag-lame kasi mas mabuti yung nakafocus lang tayo sa trabaho kaysa sa pagbablog. But anyways, gagawin natin yan next time. Magbablog tayo specifically lang sa pag-lame. Ngayon, nagbigay na si boss ng mga jobs na dapat gawin for today. Pinces, tapos mag-spray or weed spraying. Then magwa-water blast sa may shed. Sabi ni boss, hindi na ito gawin. Ito yung stone trap. So hindi ko alam kung paano ko ito i-explain sa inyo. Siguro mas mabuti kung i-explain ko sa inyo sa bahay. Gagawa tayo ng drawing para mas ma-explain sa inyo ng mabuti kung ano ang purpose niyan. So in short, for example, ito yung dumi, ihuhos namin yan ng tubig, pupunta yan yung dumi niya or yung solid na dumi dito sa may stone trap. Ngayon, yung tubig, aapaw hanggang dyan lang sa may tubo. Ito, tubo ito, drainage going to effluent pond. So yan, so natatrap niya yung mga solid na mga dumi. Tapos yung itong sa taas, tubig lang yan lahat. Ngayon, pagka napuno na itong stone trap, like for example,
umabot na yung dumi hanggang dito, may possibility na yung dumi papasok dyan sa mga pipes. Pagka pumasok yung dumi, yung solid na dumi dyan sa may drainage, mag-cause yan ng blockage. Mas mabuti na i-maintain lang, natanggalin lang yung mga solid para yung pupasok lang dyan sa pipeline is puro tubig lang. Yan si Vince, siya naman ang nagpi-feed out ng father beet sa mga sick mob. Kaway-kaway Vince! You know? So, all present ang Team Philippines today. Si Jomel ang in charge sa fencing. Si Vince naman ang sa tractor. At tayo naman ay gagawin natin yung stone shop. Isipin na lang natin, mga processed grass lang yan. Processed grass. Isa na naman itong malaking stone trap. Dito napifilter yung solid na mga dumi at doon na pupunta yung tubig. Ngayon, pag napuno na yung effluent dyan, ihihigupin naman at saka i-spread naman sa field. Nadidiligan din yung mga padak, at the same time, mayroon na yung fertilizer. So, parang recycling lang din itong effluent pan. So, ayan, tapos na. So, hindi natin na 100% na makukuha yan lahat. Basta ang importante na bawasan at hindi pupunta yung dumi doon sa butas. Lilinisan lang natin itong tractor. Anong gagawin mo dyan? Brado. Mag-hi ka na naman sa vlog. Hi vlog! Nanonood ka ba ng vlog? Oo. Di mo ba vlog. Alam na sikat ka na? Sangin ako doon naman palagin na nasa ano po. Anong next mo ang gagawin dyan? Water blaster. Okay. So ipapatuloy ni Jumel yung pagpa-water blast dito sa my shed. Schedule na naman ng water blasting dito sa shed. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. So maghanap ako ng gagawin. Shout out ka! Shout out mo lang lahat ng mga dairy farmers dito sa New Zealand. Marami dyan. Para ako lang din ay yung nag-shout out. Hi, Jumel. Okay, hanap tayo ng pwedeng gawin hanggang lunch time. So, next job natin is itong grain. Ito kasi parang gilingan ng barley. Ngayon, siguro natanggal yung takip niyan, kaya umapaw. Linisan lang natin para medyo tidy naman yung ito na part. Timba. And guys, kumusta naman natin si Vince? Vince, kumusta? Okay lang? Si Vince na nag-i-spray ng jumps. So, dito sa farm kasi meron kaming sariling race track para sa motor. So, si Vince, meron din siyang YouTube channel. So, kung gusto nyong i-check yung YouTube channel niya, more on motocross content.
marami yan siyang mga trail rides na dinodocument. So isa sa mga hilig niya yung pagmomotor. So meron din yung sariling racetrack. So next time gagawa tayo ng vlog na magmomotor tayo dito sa may paddock, so, sa farm. Hey, sa ako talaga tong job natin kasi mahal ko to eh. Oo, kasi ito talaga yung playground ni Vince. So after work minsan motor ka agad dito, naglalabas ng stress si Vincent. Shout out Vince. Shout out sa mga trail ride group. Yan. Ayan. Ayos, thank you Vince. Next job is mag-spray tayo. So si Vince nag-lunch na, kaya tayo naman ang mag-take over sa sprayer. So sprayan lang natin itong mga hindi naabot ng mower. Ayan. Para mas maging tidy yung farm natin. Mas maganda kasi yung tidy yung farm. Walang masyadong mga ligaw na damo. Ganyan. Quick na spray lang yan. Hindi niya naabot ng mower. Guys, kakauwi ko lang para mag-lunch. So, ulam natin for today is adobong manok at saka tinulang manok. So, while pinapanood natin yung favorite YouTuber natin, yan. Ay, ako pala yan, sorry. So, yan. So, 2 hours break. Magla-lunch tayo and then second herd tayo mamayang hapon. Kain muna tayo, guys. So after mag-lunch, sleep time. Every day, as in naglalaan talaga ako ng oras para matulog. So at least 1 hour ng lunch time ko is sleep. So I guess guys, i-end ko na yung vlog, no. So yun, kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Maybe 60 to 80% ng viewers natin ay hindi subscribers. Support local, you know. See you now guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you on the next video. Bye.